pang-execration. Mams Joey. Dalawang 2-0. Iba na nakagulat ng performance ng GXR, di ba? Mm-hmm. Oh, that's P1 right. 5 seconds remaining. Pinusiro nila. And yun na nga. TA, nabigay. Sa MTG, si Jackie. Nakikita ko nag-i-spam siya na TA, pero hindi naman ganun kabongga yung performance. Pero tingnan natin. Mm-hmm. At saka TA is one of the best hero sa meta natin sa ngayon. And so far, tingin ko, confident naman yung MTG by picking out this hero kagad with the first two picks. Kung makikita mo, binan out na nila yung mga heroes na kayang magpahirap sa buhay ng isang Templar Assassin, and that will be Viper, Venomancer. Pero available pa si Batrider. He's a pwedeng hero sa may middle lane. Oo, pwede rin naman kasi maging bait pick yan kasi Templar Assassin ngayon ginagawa rin namang carry. Carry. Oo. 5 seconds remaining. So, baka yung Batrider, kung sakaling mag-pick man yung GXR, meron silang nakahandang pwedeng itapat against sa Viper. Mm-hmm. Ayan, siya yun na. Wala bang tunog? Meron naman. Yes, pero tingnan natin GXR. Meron sila ditong Apparition, Luna. Tuskar. Jokam hero to. Parati nilang pinipick out etong si Tuskar. And so far, successful naman yung kanilang ganitong set of heroes for GXR. Gumagana naman kahit paano. Kasi usually, nakikita natin sa meta ngayon, hindi na parating napipick out yung mga supports na malilikot sa mapa. Earth Spirit, etong Tuskar. Pero kasi ito yung staple ng GXR. Ito yung heroes na confident silang gamitin. At saka gumagana sa kanila. So, ayan. Good for them. Kung maganda naman performance nyo lagi sa hero na yun, why not spam nyo, di ba? At saka kasi yung meta natin ngayon is mo palakasan na lang kasi talaga sa lane. So, kailangan maipanalo mo yung lane mo. And sa stocks din. More on stocks talaga ang battle ngayon. Tama. Paramihan ng stocks. Kasi syempre, usually yung mga pinipick out na heroes ngayon, sobrang bilis mag-clear out ng stocks. Like, Luna. And then Templar Assassin. Mastakan mo lang to ng ilang tax automatic yayaman at yayaman at kaya nilang kunin at early stage of the game. Though mas maaga yung isang Templar Assassin given na meron siyang refraction plus the damage. So, De, Prophet! Ay, so kung sakaling mag-mid man tong TA. Kasi TA against Death Prophet, lamang talaga yung Death Prophet dyan, te. Mm-mm. Based on my own experience. Oo, oh, kasi ikaw, paborito mo si TA, binugbog mo nga kami. Ay, hindi ah. Binabihan niya naman kami, second game. 5 seconds remaining. That pero, process ayoko yung katapat. So, pwede naman offlane yan eh, no? Pwede pang offlane since offlane din yung possible na kulang dito ng GXR. So, pwede pa nilang ma-mind games yung MTG na, uy, instead na going middle lane pala yung DP, pwede pa nilang i-offlane. So, may mga ganong instances pa rin naman na pwedeng gawin. GXR. For MTG naman, kulaw nila offlane and a carry. Tingin mo, anong magandang hero yung nililane up against Luna? Sobrang onti lang yung heroes na ano eh. Terror Blade siguro. Hmm? Maganda rin siguro mag-pick sila Terror Blade. Ah, yeah. Terror Blade up against Luna. Radiant possible. Sanji. Ay, ano kaya nalang dito ng ano? Wala yun, Sanji magkasama dito. Medyo malambot naman yung 5 dito ng Galaxy Razor, which is yung APA. Oo. Iniisip ko nga, akala ko mag-Mars yung ano yung MTG just to make sure na maganda yung combination ng Phoenix and saka Mars. Oo. Pero siguro yung style ng gameplay ng MTG with this game is that kapag nakuha lang ng Sand King yung kanyang Blink Dagger, sunod-sunod na sila. For
4 Protect 1, yung kanilang magiging style na every single time na may nakita sila sa mapa, automatic pupuntahan nila and give out space para sa kanilang magiging carry. So, yun yung nakikita kong gustong gawin ng MTG by picking out the Sun King. Mm-hmm. Pero Bat Rider, ang binan. So, possible, parang iniisipan dito ng GXR, pwedeng gawing carry talaga itong Templar Assassin. And Lina, isa sa mga hero na kayang lumain. Kung sakaling ikaw nga yung pipick ng Death Prophet mid, or meron silang hero na gusto yung pick, tapos Lina, yung possible na kayang lumain or magiging counter. Yes, kasi nga, so yun nga sabi mo kanina na there are a couple of times na kinikerry na talaga yung isang Templar Assassin. So, DP, probably tingin ko mataas yung chance na, or malaki yung chance na kayong magiging middle lane by banning out yung heroes na kayang mag-lane up against him. So, eto naman, MTG, ganun din, medyo mixture yung kanilang ban. Binanaw nila si Batrider, which is a pretty good ban up against Templar Assassin. Alam na natin yan. And a Void Spirit. Na sobrang likot din sa mapa. Pero ano kaya ang kanila ipipick? Chucky Boy ba o kay Fearless? 10 seconds remaining. Punka is still open. Nope. Hindi na naka-open since yun yung paborito remaining ni Fearless. Alongside with the Spirit Brothers, isa si Punka sa staple at parating pinipick out ng MPG. Oo. Pero pwede pa rin tong TA, ano eh. Pwede pa rin naman tong TA mid. And then, pili sila ng hard carry na kayang sumabay sa late game ng GXR. Pangulir mid? Tingin mo ba? Sun King mid or Pangulir mid? Oo, nasa dalawa lang. Mm-hmm. Ang, pero tingin mo ba goods lang yung kanilang pinili dito? Pangolier. Para talaga teamfight. Kung titingnan mo, yun na nga yung nasabi ko kanina na 4 protect 1 sila. So, maybe these 4 heroes, Lion, Phoenix, Sand King, and Pangolier. Sila yung apat na magsasama-sama and then hayaan nila mag-farm isang Templar Assassin. Mm-hmm. At saka bilis nila eh. Wala sila hinihintay na time. DP against Pangolier. Parang okay lang. Makakalay naman. Kasi may slash buckle siya. Pwede siyang mag-out. Once na ma-siphon nga din siya. Pero titingnan natin kasi pwede pa naman kasi talaga adjust. Depende sa magiging pick dito ng GXR. Would they pick out an offlane? Offlane? Or ay, okay. Hindi ko na naman nakita. Nakaban pala si Mars nung first ban. Oo. So, offlane na medyo tanky. Tiny mid. Anyway. And then offlane DP ang mangyayari dito. So, well, I think Tiny is a pretty good hero up against sa mga squishy heroes na MTG. And kung gusto ng run and gun style ng MTG, bibigyan sila ng Galaxy Razor kasi hindi pwede maging idle yung GXR. So, kasi pag nagiging idle sila, automatic susugurin lang sila ng heroes na MTG. So, what they did is, kuwatin sila ng hero na sobrang likot sa mapa and then nakaka-minus 1. So, there's the threat of Tiny on this game. Pag naunahan din dito yung Templar eh. Pag di na ako mag-react, diba? At saka Tiny, alam naman natin Tiny, pinaka-key item niya lang naman sa early is yung dagger, diba? Oh. So, once magkana siya ng dagger, sobrang likot na niyan sa mapa. And kung makikita mo yung hero dito, Phoenix tsaka Lion, parang isa sa mga hero na kaya niyang mabers once na mataas na yung level ng kanyang skills. Indeed. So, tingnan natin kung anong mangyayari in terms of hero. Kanino kakakampi dito sa ating game number 1, Ma'am Shjobi? Parang sa MTG ako dito. MTG, oo. Maganda din talaga yung hero nila eh. Basta magkaroon na ng early dagger, etong Sun King automatic, pwedeng run down na yung style nila. And then Sun King here is a middle lane. So, we will expect na maaga niya makukuha yung kanyang blink dagger. And as for GXR naman, ganun din. Ito tapatan ng mga middle laners
paunahan sa pagkuha ng Blink Dagger kasi sila na yung magsaset ng tempo ng game natin. So, we'll see what's gonna happen, guys. Don't forget to share your live stream. This is game number one, the last series. So, for today, para sa BTS Pro Series Season 7. At, malapit na magtapos yung group stage, mga kaibigan. 2 days na lang. Tiis-tiis na lang at may malalaglag na. Oo. At mapupunta na tayo sa ating playoffs. And, guys, ayun na nga. Papakilala muna natin para sa na MTG, Set Zero para sa kanyang Phoenix, Q para sa Lion, Fearless para sa Sun King Mid. So si Masaros maglalaro sa kanyang Pangguli, and Jackie para sa Temple Assassin. Yes, for the side naman ng GX, or we have Polozon with the Ancient Apparition, Electric Timing, at tayo na nga si Luna para sa kanyang, ayan, Senior Dream para sa kanyang Luna, and then Polozon with his ako'y napakilala ko na apparition, and then si Merakel Mizu para sa kanyang DP. Wala eh. Inalisa na agad tayo. Hindi kasi delay tayo ng ano sa kaunti. 30 seconds to battle. Sa nag-o-ob. Yes, thank you so much. Ayan. Pero ayun, tingnan natin. So for GXR, alam naman natin na tinalo nila yung mga big names dito sa tournament na to. And then, they are sitting currently sa second spot ng group stage. Yan, nangunguna sa ngayon, yung Execration na yan. Congratulations. Congrats. Pero, oo. So, tingnan natin. Na. Pero 2-man Barrow Strike. Fearless din ko. Doon ko yung buhay. Yun ako, nanginig pa yung paa. Impressed na makakuha ng GXR, pero wait ng Alacrity. Tinamaan ng Earth Spike, Smash Backhand. Kasi double team makakuha ni Joe. Come, naku, takbuk you! Mabubuhay ba? Oh. Ay, munti ka na makuha yung bag. Pwede atang mamatay? Oo, pag nagka-tag team, naku po. You, delikado ang kanyang buhay, mabubuhay ba? Pero mabubuhay. Pero guys, First Blood, it's brought to you by Phoenix Bet. Don't forget to use our promo code, Lupon WXC. Ayan, kung may katanungan, message lang sa Phoenix na page. And don't forget, bet responsibly po. Templar Assassin Carry. Parang ano lang din naman eh. Kung tutusin, mapa mid lane, mapa carry. Same lang. Ganun pa rin eh, mataas pa rin yung level niya kasi papabayaan na siya later on. Kapag nakakuha siya ng stacks, automatic, mataas kagad yung level niya. So, walang pili. Pero kung ako yung papipiliin, mas gusto ko talaga nasa middle lane siya. Kasi nga, mag-isa ka lang talaga sa umpisa eh. Mataas yung level mo and... yes. Ayan. Oo, pero yung naka-meld ang ino ng... Mostly talaga pag carry, nakikita ko meld din talaga. Ang mga... Una, pan-secure lang din ng ano... pan-secure ng last hit sa early. Ano nangyari kay Fearless? Bakit namula ulit siya? Tayo na first blood kanina eh. So, tingnan natin. Pulado, medyo mahirap dito sa may middle lane. Tiny with a really huge amount of right click damage. With that 3 grab. Pero, ang panlaban naman ni Fearless dito is yung kanyang caustic penalty. Yes. Sa may gitna. 1-1-1 yung skill niya. Pero mahirap magkabigayan dito sa may middle lane. Most likely kung magkakasuntukan man si Tiny yung lalamang eh. Pwede niya ma-one hit combo at magulat yung Sand King dito sa may gitna. So... Tsaka pwede rin mabigla ng Taskar, no? Kailangan lang may dust. Ang kunat ng Tiny. Na-tossback siya. Ilang tower hit yun, ha? Ay, pero may sentry. Hindi niya pinahalata sa pamilya. So, dito sa may middle lane, it's a matter of kung sino yung makakakuha ng magandang rune. Probably, Tiny and Sand King, makakuha lang yun ng easy rune. Kayang-kaya na niyan, eh. Nako, si Polozon yata ako namamatay, pero nanegasi Q. And in your dream, nagpo-proc yung lucky shot. Naku po, napakaswerte naman talaga. And Earth Spike, in your dream mamamatay and double kill.
makukuha ni Masaros. Good start for the Pangolier dito sa top lane. So, tingin ko na outposition talaga yung Apparition right there. Wala siyang ibang matatakbuhan eh. Nakulong na siya eh. So, wala na din nagawa itong senior team para tulungan yung kanyang tropa pips. Lion and Pangolier on the lane. Surprisingly doing really good up against Luna. Oh, manginginig pa? Sakit eh. Ay, si Q. Saan namatay? Nagpakamatay. 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 Shared bounty. Yep. So far, nakakalasit pa rin naman yung Sand King sa may mid lane. Masaros, nakakukuha siya ng decent level, which is really good. Kasi, yun na nga, ako din, kung okay, iisipin ko, onti lang din talaga yung kayang mag-lane up against Luna. Siguro mga Timberso, mga ganun. Pero dito sa top lane, Pangolier, hindi siya masyado nakakapag-farm ng creeps, but as long as nakakakuha siya ng experience plus the kill on these two heroes on top lane, all is well. At maganda ang nangyayari sa MTG dyan sa may taas. Maganda rin ang lasita ni Fearless dito. Imbes na kasi siya mag-clear ng lane. Meron siya... 28 ba yan? Ay hindi, 21 pa na. Labo ng aking mata. Makakahabol naman din yan mamaya kapag naistakan. Kung pushing naman yung pag-uusapan, mayroon namang pang-push yung GXR dito for sure with the Luna and... EXO. Oo, EXO ni DP. Kaso nga lang, tingnan natin. Dapat maging makunat yung DP dito sa game na to kasi siya yung frontliner eh. Pero wait lang, Swashbuckle? Kahabol ba? Ay, na-lucent. Plus the cold feet. Sino ba talaga Masaros? Ang daming creeps. Daming creeps. Oo. No. Oh, mahirap yan, ha? Up, pero cold feet. Magpaprock ba? Tapang ni Q dun, ha? Napakatapang, pero wait lang, Swashbuckle follows on the regard ng kanyang buhay, dominating para kay Masaros and in your dream na Hex pa dito. Nagpapok pero Fearless, nag-TP and makukuha niya yung kill. In your dream, mamatay. Masyadong aggressive dun yung GXR right there, but again, na-outplay sila ni Q. Kasi nagpapabait si Q dun eh. One-fourth yung HP niya. Pero Masaros with this Orb of Corrosion, napakalaking bagay at napakasakit sa lane yan. Especially, ayan, mataas yung level niya, nandyan yung Swashbuckle, so... At saka good, ano din, rotation kaagad ng Sand King, napakabilis ng kanyang pag-back up. No casualty for MTG. Radiant ang bilis, level 6 na. 1 level per minute. Tingin ko papabayaan na nga lang si TA dito sa may bot eh. At saka wala tayong nakikitang rotation coming from this Tuskar. Focus kasi, on napahirapan. Ang mahirap pa dun, hindi nila napapahirapan yung isang Templar Assassin. Ayun. Hindi na mamatay eh, no? So maingat lang din kasi once na medyo umangat ng konti si TA, parang sure mamamatay siya eh. Basta ma-shard block lang siya and matter skill lang ni Miracle. Pero ang maganda dito yung creeps malapit sa tower nila eh. So hindi rin nagkakaroon ng chance yung GXR na muha ng kill. And then kung iisipin mo din kasi saan iikot yung isang Tuskar? Sa gitna, medyo mahirap. Especially Sand King, Sunstorm, pwedeng mag- Oo, pwede mag-out. And then sa may top lane naman, probably Lion. Alacrity ha, sinasasugulan ako. Avalanche, walang tinamaan. Pero set zero? Ball, plus the toss. Set zero? Oo. Binato ng ginseng and mamamatay. Alacrity. Ay, sa top lane, pinasok na ni Masaros. Ako, nasobrang kasasabon ha. And mamamatay dito si Masaros. Alacrity? Avalanche. Pero may earth spike yan, zank ka na lang. Bubuhay. At least kahit pa paano, ayan,
Hindi naman nakuha si Q, si Masaros lang, but again, that is a bad trade for MTG for sure. Dahil nga, position 3, to a support. Pero kaya ba nila to? Sakit ah. Abot ba ng sentry? Loko, loko. Patay to, si Abba. Pwede yung ano, impale sabay ano. Hijackin na lang yata yung video. Oop, na Earth Spike and Follow Son, mamamatay dito. Pero apat na hero ang nag-react para sa isang apparition. Pwede ata makuha ng GX Warrior itong bottom lane. Na meanwhile, nakita nila yung presence ng TA on the middle lane. So, alam na nila na, uy, guys, probably this TA is gonna get the stacks. Pero Fearless! Naku, nadasan! Fearless, ha? Pinangatawanan mo. Up! Kaya mamamatay agad dito. Si Fearless, kasa Q, huwag ka magpakita, nak. Pwede kang pasukin dyan. Yun lang, dun na nagkagulo-gulo itong MTG. Pagkata yung plano nila, sana na okay, si Sand King yung kayang mag-defensa dito sa may bottom lane para hindi agad mabigay. At at least kahit papano hindi ma-invade yung kanilang jungle. But then again, always ready with the dust. And nakita mo yung snowball dodge right there ni Jokam. Wala, dyan siya mahilig yung mga snowball save. Snowball dodge, gamay na gamay niya yung Tuskar na hero. So great kill for them. Mm-hmm. And hindi nila na-contest yung stocks dito na MP and I mean GXR. Ha? Nadali yata yung blink dagger ng isang Sand King dahil sa nangyaring yun, kasi nakikita ko malapit na siya sa kanyang blink dagger sana eh, kaso namatay siya sa may bottom lane. So yun lang. Meanwhile, si TA, at least kahit pa paano nakakuha naman siya ng stack. So, iniisip ko, baka siya yung top net worth. Mamaya, makikita natin. Mm. Ilang segundo na lang, lalabas na. Charang! Pero hindi. Charot lang pala. Magkadikit lang. Almost. Not enough. Turn. Ikutan mo. Ay! Hindi umabot na action. Sayang na. Nasayang ang kanyang rolling thunder. Pero at least na-secure na. Yung tier 1 tower sa top league. Mirror lang yung nga nangyari. Kasi nakuha din naman ng GXR yung may bottom lane with the help of the Siege Creep. Pero both of the mid laners natin, tingin ko magkakaroon na ng Blink Dagger. Sino na una? Siguro si Sand King. Pero malapit na rin yung isang Tiny with his Blink Dagger. So we might expect some smoke na mangyayari. Lalo-lalo na available din yung Finger of Death ko. Meron silang pwedeng ma-burst down na hero kahit saan. Pero kailangan nilang maghintay yata ng ultimate ni Masaros. Pero we'll see, we'll see. Kaya na ata kahit Lion Sand King. Lion Sand King lang, kaya nila mang-burst kahit sino yata. Radiant are scanning. Well, ayun na, may 3-man smoke. Sino kayo mabibigyan? Tingnan natin. Pero po, alas yung position niya dito pang pop ng smoke kayo. Gusto niya mag-break ng smoke kaya doon siya tumatayo. Oo, that's true. At saka tingin ko alam na nila by now na meron ng blink dagger yung Sand King. Kasi wala siyang kahit anong item aside from boots ata. So, may expect kayan lang kung saan magagaling yung MTG. That's the question. Nako, kita natin ha. Pero may obs dito yung MTG. So, kitang-kita nila. Pero may smoke coming from GXR. Alacrity po, mapesto na. Ano ba yun? Stocks mo yun? Pero may illusion rune. Binibait nila. Ay, ito na yung Ice Blast. Tatalon ba? Nagkama din ng talon. Pero Fearless, so kumpra rin yung talon. And Jokam? Naku, natos doon. Pero meron ng dog ni Ate Michelle. Pero wait lang. Mag-i-snowball. Na-stun yung dalawa, tatlo. Ito na yung Sunray. Sinusunog si Poloson. Kasi si Jokam na iwan, salon-salo yung epicenter. Lalaban pa ba dito yung GXR? Fearless nag-dagger in. Plus the Barrow Strike and Poloson mamamatay. Hahabol pa ba? Pero mukhang hindi na. Two heroes. Ah, namatay sa GXR.
Wala lang kasi sobrang ano eh. Hindi tumatama yung unang bitawa nila ng skill ka kanina. So medyo tumagal, but then again this Pangolier, isa sa mga magiging problema ng GX are within the team fight. So kailangan nila dito ng BKB. Ayan, para talaga hindi sila ma-disrupt sa may team fight. At saka kung team fight naman din yung pag-uusapan, clearly makikita natin na maganda talaga yung heroes ng MTG for team fight with all those ayan, disables, tapos nandiyan pa yung supernova. So pero kung pick ups naman din, ayan. Pero na dagger si Tiny, kailangan lang mag-connect sa kanya kakalakot. Pumasok man. Pero dito mama yung Ice Blast na Ice Spike para ito. Rolling Thunder gagamitin na makuuntong ban. Ako, hindi marunong mag-drive ha. Maraming nababangka. Pero slow mo tang Joka, mabubuhay ba? Pero mukhang hindi yata. And Swashbuckle ang tatama sa buhay niya. Napasukin nata yan ha. Mukhang habol pa yata. Piles, nag-barrel strike. Blast the Ice Spike. Ang daming untog-untog nun ha. Pero nag-react na si In Your Dream. Ano gagawin mo, Masaros? Napakatapang. Alam mo, anak ni Mayor. Oo, sino mo? Sina-isolate niya lang, oh. Nagiging problem for GXR is that hindi nagko-connect yung mga skills na binabato nila. Tiny, nag-avalanche. Walang tinamaan. Kasi timing na timing pag-avalanche niya, si Masaros nakapag-swashbuckle out. And, tingin ko, this time, mahirap lumaban kapag... Okay, wait. Pero wait lang, may Ice Blast and Alacrity yata mabibigyan dito. Ginamit na yung Eclipse pero may Epire and Alacrity. Delikado kanyang buhay dito. Pipire na siya pop ng 8. Pabalik-balik ka, may Sentry nga dyan. And mamamatay si Phyllis kaso nandito na si Jackie. Jackie lang now. Nag-exo na rin. In Your Dream, delikado kanyang buhay. Jackie, ano nagagamit mo? Oh, mamamatay siya dito. Ang pinakain ng Mumu. Wala siyang magawa na so napalibutan na siya ng tatlong hero eh. Akala ko nga In Your Dream madadamay pa doon sa team fight na yun, but that was a really good team fight for GXR, that's for sure. Two for four yung naging trade, so good thing lumamad sila ng team fight knowing with the Pango wala siyang ultimate. Kasi yun talaga yung bumubosot sa kanila sa teamfight eh. Ang si sarap Pang kay Boss B. Ayan. Wala ayan daw Big Black Dragon. Sarap Boss B. Shout out kay Boss B. Ayan. Thanks so much. Ay, may pa-Ice Blast Naxxus. Blast the Snowball. Nasa pack na ko tulog. Sure dead na yata to. Pero Swashbuckle. So turn around yata nila. Ay, may rain drops yata eh. Hindi, buhay, wala. Buhay. Buhay siya, buhay, buhay. Hmm. Buhay na buhay. Level 1 lang kasi yung Ice Blast kaso. Oo. So, hindi kumapit sa threshold yung damage. So, buti na lang din, nandun yung kanyang kasama. Kasi, syempre, sasuluhin mo din yung mga right clicks ni Tosker with the tag team eh. So, mabuti naman at ganun. And ang kailangan dito, pag nagkaroon ng Blink Dagger si Lion, isa din yan sa magiging problem ng GXR aside from Pangolier and... Ang gulo ng hero nila, no? Daming, and SK. Puro magic daming, eh. So, daming disable. Oh, kailangan mo na talaga BKB dito in order na makalaban sa teamfight. Nakulong ng Igloo. Yuchan siyang ka ba? Yuch? Okay na ba yung mic ko? KJ, okay na yung mic ko? Oo. Ayun, pero wait na baro sa si Alacrity. Eto na ang epicenter. Mauuntog pa ng Rolling Thunder. Plasma Finger, sana all. And wait lang, yung cameraman natin. Ano sana all? Sa Joka. Siya man naka-finger. Masakit ang finger, dai. Okay, pero yun na nga, pwede na nila silang mag-Roshan kasi walang, ano, Tiny Powler. Isa pa naman si Tiny sa initiator nila, so... Ibig... Ay, hindi nila ibibigay, ma'am. Si Jockey lang, ma'am. Ito na yung Ice Blast, pero ito na rin ang itlog ni Ate Michelle. Jockey, dalagalong kanyang buhay dito, mamamatay si Jockey. Ano ang isusunod na nila? Si Miracle, kaso Jockey, unang mamamatay. Alakot niya dito na Avalanche, tapos gagamit na ng Eclipse. At Masaros, pinipili na gagawin. Natamahan ba ng trap? Pero hindi. And in your dream, nakuha pa yung Aegis of Immortal. Hindi tumama yung Barrow Strike. Pero may Air Strike, mamamatay si Miracle.
hahabol dito yung Jackson Avalanche. Pero walang toss. CD pa and losing ang patapos sa buhay ni Q. Alam nilang kaya kasi nila eh. With the help of the exorcism, kahit wala si Tiny dun sa team fight na yun or huli na siyang dumating, kayang-kaya nilang labanan as long as wala pang BKB si Jackie. Kinakain lang siya ng mga mumoy. Kahit nga mag-BKB siya, madikitan lang siya ni Mizu. Allows nang gagawin yung TA. Mm-mm. Ang yaman, bigla ni In Your Dream, Noxious. Biglang ano, top net worth. Well, nanalo sila sa Roshan, nakakuha siya ng kills. At saka kung makikita mo, siya lang yung dalawang survive. Ay, actually, marami sila nag-survive, pero along with the course. Ay, 18 minutes may BKB na siya na. Nasa Lunya kasi lahat ng experience ma. Lahat ng experience sa lahat ng namatay sa may Rosh Pit nakuha ni In Your Dream, taas na level. Plus, pati of course, yung mga stacks. Iba ka In Your Dream. Iba ka. Isipin mo, nag-mid yan, nag-post-por. Oo. Kung lahat, san-san na eh, no? Kung ano-anong katarantaduhan ang ginawa niyan. Ngayon, nasa carry na. Si Mizu, ganun din eh. Nagpaubaya yes. Siya kay In Your Dream. Yes. Pareho kasi silang carry, di ba? Paiba-iba na kasi ang meta. So, hanapin mo kung saan ka fit. Diba? I'll take your tribute. Katro, ikaw ba manahanap mo na? Hindi pa din. Ay, nato. Mid sa MMR, tapos carry sa Civil War, tapos post-for talaga yung role. Ang gulo, di ba? Ang gulo, di ba? Para tingnan natin, ayan, sa tamang panahon, mahahanap mo rin yan. Sana nga, siya na. Pero wait na makapag-diving lesson. At pupunta yata ng Dota 5 si Set Zero, malulusin, bye! Hindi umabot! Ambition, ambition. Moya. Pero shoutout din sa ating team YouTube dyan. Hello! Baka magtampo at hindi napapansin ang ating mga team YouTube. Hello! So, pwede na mag-push yung GXR sa, ayan, sa ngayon. Meron silang EXO or kahit hindi ka gumamit ng EXO, it's fine eh. Dahil nandiyan naman na si Luna na meron na ding damage kahit papano. Pero hindi niya muna binuo yung SNY, maganda dito. Pwede din niya. Hindi. SNY. Puro disable eh. Yeah. Saka meron naman na siyang BKB. Kaya meron na siyang pan-dispel na Lucky Shot, ng Fire Spirit. So, yeah, SNY maganda. Tapos Daedalus. Para nandun talaga yung damage at pwede lang siyang tumayo sa team fight. With the duration of course ng BKB. Yeah. Ay, shoutout kay Yota. Sana bigyan ng pambili ng top silog. And shoutout din kay Boss Runeen. Hello, happy viewing sa inyo guys. Share nyo na yung ating stream. Ay, habol Avalanche kay Jackie Lamau. Jackie Lamau! At Daedalus, yan ang ano eh, item ngayon kay Luna. Luna, tayo-tayo lang siya sa teamfight, no? Yes, it is. Takit eh. Ay, may pero, uy, nabasag. Na-break ni Q. Iba ka Q. Na, ay, sasapakin. Meron na, budo agad dito, Masaros. Swashbuckle, Avalanche. Na-cancel dito yung Rolling Thunder. Silence. And naku, nato yung Aron pa and Masaros. Siya pa yung mamamatay. Joe, my God. And mukhang yung outer tower dito ng MTG. Uubusin na ng GXR. Oo, wala silang magawa. Malaking kawalan talaga yung nangyari sa may Roshan na team fight. Ages of the Immortal, sobrang nasulit. Kahit sabihin natin walang na-force out na team fight, but as long as nakakakuha yung GXR yun ang mga towers outside the base, para sa akin worth it na yun. With the first Ages of the Immortal pa lang, ubus na halos lahat ng outside tower ng MTG. So there's gonna be the pressure na pwedeng gawin ng GXR knowing na hindi mo na ano, sinapak si Q. Papalabas yung ano yun. May snowball ba? Wala na. Snowball na pala. Isa-isa na kasi. Pero wait, nakarinig ako ng Navarro Strike. Hindi tatamaan ang Avalanche. Next, Shibushi.
Sobrang balas ni Tiny. Parati pa yung avalanche siya. Hindi mo aabot. Oo. Nakakaligtas yung kalaban. Pero tingnan natin ah. Meron ng BKB si Jackie. We'll see kung meron bang maitutulong yung BKB niya sa ayan, sa team fight. Kasi tingin ko yung nagiging main problem niya dito hindi yung mga disables from the GXR kundi si Mizu. So sa team fight ang kailangan talaga nilang maunang mapatay si Mizu eh. Yun yung bumabawas talaga kay TA. TA. At saka yung Apparition Blast. So, yep. Ay, ano na bang item ni Jackie? BKB na ba? Pero mga aamba ng smoke dito, yung GXR, and yun na nga, nag-smoke na. Use BKB para dito kay Death Prophet and na-pop na yung kanyang smoke. Pero may Ate Gemma. May Ate Gemma na sila, so kailangan nila manalo sa clash dito. And naka-ready naman dito yung MTG. Ay, naku po, naka-balance yung dagat dito si Dumbler Assassin. Pero may BKB Ice Blast, hindi magkoconnect. Kasi naka-BKB yan ang Alacrity. Delikado kanyang buhay dito. Pero nag-Glimmer Cave. Kaya tamaan ng Rolling Thunder na Pinker. Mamamatay si Alacrity. And eto na yung Mumu coming from Mizu. Oh no. Puputok ba? Pero tinamaan dito pumutok. At delikado pa si Inyo dyan dito. Pero Snowball save. Grabe talaga. Dito si Jokam. Kaso mamamatay pa rin. And apat na hero mamamatay dito. Kamamamatay si Jackie. At lima kapalit ng isa. Yun lang. Si Jackie nag-tip siya kay Mizu kasi di, nakita mo ba yung ginawa ni Mizu kay Jackie? Nilure niya. Ang problema kasi dito for GXR, walang nakatingin sa ina-atake ng Luna. May sarili silang laban. One hit away na lang yung load. Oo, ng Phoenix. Kaso walang katulong yung Luna. Meanwhile naman, Mizu with his own world. Alam niya na main damage dealer ng game na to is gonna be Jackie. Pero kahit wala si Jackie, kita mo naman yung naging impact ng mga heroes ng MTG. Si Jackie, naabol siya lang siya ni ano eh. The Prophet. DP, oh. Dinidikita lang siya. Alam ni DP na kayang-kaya niyang isolo kill yung Templar Assassin despite having the BKB eh. So, pero yun nga, sobrang scattered na ang gulo ng team fight na yun for GXR, especially yung Tiny na unang namatay sa team fight. Hindi kasi nila na burst down agad yung initial target nila, which is Tiny. Yun dun gumagana si Tiny kapag na-avalanche toss mo, namatay kaagad. So 4 versus 5 in team fight, but unfortunately for them, for TA yung nakita nila na meron ng BKB. Yes, nakapag-react. And may Aeon Diss na rin yung isang Phoenix. Ayun. Maganda yan. Sure ball, makakapag-egg, no? Oo. And Alacrity dito, medyo mababa pala yung network niya. Ay, BKB na rin siya. So, BKB na naman talaga pinakakailangan dito. Kasi Sun King Lion, daming disable eh. Tapos yung Rolling Thunder, sobrang annoying. Once na mabunggu-bunggu ka sa clash. Tiny, BKB na ba siya? Yes. Kaka-deliver lang. Kapag nagkaroon siya ng BKB, at least kahit papano may pangligtas siya sa sarili niya in case na pumasok siya sa teamfight. Kasi siya yung mayroong blink dagger, automatically siya yung magiging initiator ng teamfight. So, unlike kanina na wala siyang pang-protect sa sarili niya, kahit papano mayroon siyang BKB. Tingin mo ba kulang ng attack speed si In Your Dream dito? Kasi hindi niya mapatay, no? Kahit siya mag-isa yung egg, hindi sapat yung attack speed. Pero dito kasi sa game na to, hindi mo kailangan ng attack speed eh. Kailangan mo lang ng katulong bumasag ng itlog. Saka kasi kung makikita mo yung heroes ng MTG, kailangan hindi ka ma-burst down. Yes. Sa team fight. So kailangan mo ng stats. Nag-popping ngayon, Jayce. Ayong Jayce. Gusto ko na apretada. Pero may smoke coming from GXR. So sino kayang mararumble nila dito? Kasi nakita nila nagpop yung Aeon Diss eh. So pwede nilang i-burst dito yung Phoenix. But tignan natin. Tignan natin. And Jackie Lemel, lumalabas ka ng mapa, makulit kang bata ka. Ikaw na bigyan.
Pero saan umikot yung tatlo? Ay, smoke din para dito sa MTG. Okay. Oh, may pa-drawing. Sino yung nag-drawing? Ah, nahanap. Tinitignan nila. Pero mag-Russian yata, ah. Uy! Oh. Naku, wag ka lalabas! Naku, wag ka lalabas! Pero oh, ayun na, alam na dito na mga GXR na nag-Russian na. Okay, pero nakapag-BKB Avalanche Notch, pumasok na and alakot yung mga Ignatch. Ayun, kaso alakot yung mamamatay, namatay agad dito si Jokam. Alakot yung mukhang second time, please mabibigyan din siya. Ay, tuman-tuman, Baros trying na finger si Inyo, Dream, mamamatay din. Pero na si Misu, yung mumuha siya na natitira. Alakot din na Baros trying. Mamamatay, and Misu mag-TP out na lang. Wala silang magawa. Kaso na-snatch nga kasi yung Inyo. Okay lang. Nanalo naman sila sa teamfight. A great catch. So, by the Lion right there, hindi na nakapag-pop ng BKB si Inner Dream. And 50 seconds without the Luna. This might be a possible high ground for GXR. Patuloy ba nila? Yes, no. Yes, they will go. Nandun naman yung damage coming from this Templar Assassin. Walang exorcism. So, medyo hindi naman sila natatakot sa ngayon. Ay, may Ice Blast. Nasa pakin ba? Nasa pakin. Sinamaan ng Ice Blast. May Snowball ng Jackie. Delikado ang kanyang buhay. Napakatapang mo, anak. And set zero, Masa Silent. Magpapapang A yun this. Swashbuckle coming from Masa Rose. Diving Lesson. Ay, ito na yung AFP plus the Barrow Strike. Misu matutoy nila. Sinamaan pa. Kuntog. Mauntog. And Swashbuckle. Kahit napakakunat. And double kill. Makukuha ni Fearless. Nice bait by Phoenix right there. Hindi din napansin ng GXR na kinakasan ng ni Fearless yung kanyang epicenter sa may 3 line. Pero masyado din naging aggressive doon si Jackie. Hindi niya siguro napansin na nag-respond na or kaka-respond lang ng apparition. Though meron siyang peace kaya siya nagiging maasim doon sa may high ground. Kaso kahit ipop mo yung cheese with the apparition blast, wala pa rin. Parang masasayang lang. So... yes, ano yung laban natin? Nakakabawi. Anong tawag niyan? Roller coaster? Yes, roller coaster. Salitan lang. Salitan lang. Yes. Ano ba magandang item dito for GXR? Yeah, yun this. Maganda. Especially yun nga, ang daming burst damage. MTG. Pwede din Lotus Orb. Madaming target skills yung MTG. And... same goes with ano eh. MTG, puro A yun this. Maganda dito sa mga specials, sa mga supports na alam mong parang kaya kang i-one-hit combo. Ayun, he's gonna go for A yun this. Kasi, kailangan mo lang naman dito is mag-survive sa initial na skills na ibabato ng Piney. So, A yun this could help. Makunat na rin yung ano, Pangolier. Ano na siya? Skadi Pippen na. Wow! Hindi ko din na masyado napapansin yung item ni Pango. So, ganun pala yung in-item niya. So nag-pike si Jackie, so para at least makapag-out siya once na malapitan nga siya dito ng isang Death Prophet. Pero may smoke coming from MTG, sino kayang magtatagpuan nila? Nag-show na sa top lane, si Mizu. Naku, ayun. Tama yata yung ano nila. Tama yung ano, naku, sino bang mauunahan? Si Joka mang inuna nila, Nabudu. Pero ayos ko na ito na. Ito na yung eggshell. Laban ba? Masa nakomit na yung egg ha? Para sa position 5. And mukhang aalis na yata dito. Yung MTG. Luna nag-tipi na sa top. Iniisip ko kung sino yung magiging ano dito eh. Dominant. Tingin ko naman MTG kasi yun nga nagkaroon sila ng momentum after winning the team fight sa may Roshan. Sa akin kasi hindi mo masasabi na yung mga teams maghihintay lang ulit ng Roshan eh. So, may isa talaga sa mga teams na gagawa ng pick-offs, especially this is Lion we're talking about, na meron na din yung mga course niya na items. So, siguro Sand King
Sun King, Pango, tsaka Lion, ang kaya nilang pumitas eh. Ng isang hero na magpapakita sa mapa. So, kapag mayroon greedy na gustong mag-farm, mapapunish talaga. Oo, pero wait na ito, nag-aabangan sila. Naku, si Cupita, angat ang panod, pero na-hex dito. Sunray, ginamit na 2-man Battle Strike and Rolling Thunder. Avalanche Shot para kay Jackie. Exo, pinap na rin Luna Eclipse. Pinap na rin. Ano nang gagawin nila? Fearless dito, mamamatay. Support ng GXR, mamamatay na rin In Your Dream. Nap Inger, mamamatay. Earthspike, kara kay Misu. Meld Palo, na-hex. Hindi natin. Isa pang Meld. Naku, malalambot yan. Sumasaros na nakikipalo lang. Sakit. Pero yun na nga nila rally dito si Misu, wala silang magawa. Silence pero heal coming from a set zero, Alacrity. Na toss pa dito. First stop out. Ay! Naku, mali. Na-pike niya. And Misu, napakasakit ang damage. Kaso Alacrity, bro, atay. Na-touch pa dito yung Carrion Swarm pero may Earth Spike. Sinusup-supan dito si Merakel. Ang sarap mo, baby boy. Ginamitan na rin ng Itlog and Sunray. Lutong-luto ang ulam. Ininit. Sobrang free hit ng Templar Assassin right there. Medyo late na din yung pagkaka-BKB ni Nerim. Nakapag-BKB siya. Bawas one na. Fourth, one fourth na lang yung HP niya. Nako. Ito ba to? Hindi. Oh, hindi. Naka-reprack siya. Saka may Glimmer din. Yes. Nahati yung damage. Haste. Parating na uhuli ng Lion eh. Si Inner Dream. Swerte na nga lang niya. Naliligtas siya ni Jokam with a snowball. Grabe, pahirap din ng ano, ng Death Prophet. Oo. DP, sobrang tagal niya mamatay. Kaso, siya na lang eh. Wala na siyang karama eh, or kasama na kaya mag-deal ng sapat na damage para mapatay yung heroes ng MTG. Si Lion din nagiging biggest problem nila dito eh. Yung mga disables ni Lion, sobrang solid. Parati niya nahuhuli yung Luna, yung course. Tsaka si Tiny, wala na siya masyadong ambag eh. Hindi na ramdam, no? Hindi mo na siya ramdam kasi ganito kasi yung eksena kay Tiny kapag hindi talaga nagkaroon ng magandang umpisa, wala na kukuha yung smoke and etc. kay Tiny, wala. Hindi ka din yaman kasi hindi ka nakakakuha ng kill. And most of the time, si Tiny pa naman yung hero hindi magpa-farm, kundi yung pa-farmin mo yung hero ng kalaban. Yes. Kaya Sadzu ang life ni Tiny ngayon. Tsaka siya yung parating namamatay sa teamfight kasi pag talod niya, patay na siya agad. Pinaghahambalos na siya ng ano eh. Oh, pero nakarinig ako ng parang Baro Strike, ha? Sa Crips lang siguro. Oh, pinamaampas si Masaruas. Wala, parang lamang ng MTG dito, guys. Medyo masakit na rin yung Pangol here. Yep. Pangol here with the Eye of Skadi. Sobrang solid. Hirap na tayo. Nagda-dagger in ng ganun-ganun lang, ha? Iba ka. May BKB kasi siya, kaya hindi din siya natatakot. As may halberd din siya, pamigil sa right click damage ni Luna. Pero, nakututik na sila, or nag-aantay na lang ng Roshan. And Roshan, 1 minute and 40 seconds. Kung sino nabigyan? Si Jokam. Bilis lang? Oo, mabilis lang. Madami na yata ang charges yung ano ni Q eh. Kanina pa kasi to nakakakuha ng Finger of Death damage. So, Poloson, nako. Atay ka riha. Ay, nako. Poloson, nabaros na kito. Splash bakit. Ramdam. May flash. Sakit na ano, Nakshu. And mukhang mabibigyan yata dito yung top rocks ng GXR. Dito, pero Avalanche Toss ginamit na. May counter Baro Strike. Nag-fight pambalik. Nag-pop na lang kanilang BKB. And Alacrity. Nako, Miso, delikado ka din, ha? Nako, nag-pop yung A&D. Sinusubukan yung Psyblade, no? And Q? Nag-pop din na kanyang ano, A&D.
takat ni Luna. Yung lucent beam tapos may extra right click. Yun lang yung nagpapapap ng A, yun is ng ala. Lalayan, so tingin ko hihintay na lang ulit sila ng Rosha. At least nakakuha sila ng magandang pico. Sino ba naman mag-aakala? Nasa base ka na nga, papasukin ka pa, di ba? Mm-hmm. So, buo na yung Assault Kires ni Tiny. Which is pretty good para sa kanila kahit papano meron silang armor. Ayun na. Bakbaka na to at lalabas na 14 seconds ang ikalawang Roshan. Ang ikalawang Roshan ay lalabas na ata. Yun. Ayan na. Yes. Lumabas na. Ay, nakakuha ng arcade run. I mean, na nagpop na. Eh, nagkasaliwat sila. Saluwat ba? Saluwat. Nagkasaluwat. Ay! May namatay na courier. Paso may item ba? Ayun na. Smoky, smoky, smoky. Tingnan natin. Nagkakaambahan na kung sino yata manalo sa crush na to. Tingnan mo. Si TA. Nikki lang. Nikki Friday lang. Edi push ko na to. Sabi out, pero yun na nga na, ispatan na nagro-roshan. Kitang-kita yung ano eh, kitang-kita. Yung skills eh. Ito na. Ay, nabaro strike at alakris, delikado ang kanyang buhay dito. Magpapap na rin yung supernova, pero fearless, hinihid lang. Mamamanin yung jokong, tugi-tugi nga. Master kill para kay Masaros, nauntog-untog pa dito si Mizu. And na-dodge yung baro strike, kaso Mizu yung nahabol, walang makakataka sa amin. Yules pampatagal ng buhay. Kaso, mamamatay si Q. And in your dream, tinayuan yung tatlo. Paso Baro Strike. And mamamatay sila dito. Nasa delikado yata dito. Yung GXR Snowball. Mamamatay si Fearless. Ah, magawa ka ng himala ha. Pero ito na yung welding. Triple kill para kay Masaros. Godlike pala siya ha. Takot ni Masaros din eh. Nirarandom niya nga lang yung kanyang shield crush eh. Diba kasi meron siyang agan. Nagpo-proc pa yung lucky shot. Yun yung maganda din eh. Random na nga lang. Katamaan pa. Oo. At saka parang yung decision ng GX or na force out na lang. O sige, pinupush na lang naman tayo ng MTG. E di tayo na lang kumuha ng Roshan since si TA medyo malayo kahit papano. Pero still, TA meron siyang pike, meron siyang blink dagger. Makabalik agad. Makakabalik at makakablit siya agad. At saka kung makikita mo, hindi naman masyadong mabilis yung attack speed ni Luna para makuha kagad yung rush eh. Naku, alam nilang walang ano? Buyback. Alam nila. Dead ma sila sa basher. Ganun, mukhang mag-GG push na. Kasi parang hindi ay, na makasakit yung ano niya damage. No? Bakit ayaw humampas ni Masaros? Ayaw niya ma-burst down. Whoop. Pero sayang din kasi, no? Ihampas mo na anak. Ihampas mo na anak ako. Oh, magpapap ng BKB, matotos ba? Pero pinapalayo niya. Nagpapaitan para mabuhay. Kaso GG push na ang gagawin dito ng MTG. Ayos lang ginamit ng Shiba's Guard. Oh no. Lahat malo. Eh, kung kanina ka pa, papalo ka rin pala eh. Avalanche Trust. Para dito kay Jackie Boy. Sige nyo naman dito na. Palo na lahat, palo na lahat. Masaros, si palo na lahat, Masaros, pumalo ka. BKB ginamit na kasi hindi wala. Walang no choice. And matatalo na ang GXR. Oo. MTG. Maganda yung execution nila sa team fight eh. With Masaros, the itemization na in-item niya during this game is on point that ayaw Scuddy. Sobrang naking na malaking bagay para ma-burst down nila yung isang Death Prophet sa team fight. At overall gumana yung kanilang draft na run and gun. Pumapalpak din kasi yung mga initiation ng tiny early stage of the game. Though nagkaroon sila ng slight advantage, kaso hindi nila napagpatuloy. Nagkaroon sila ng one mistake on the middle lane na masyadong magulo. Yung kanila naging team fight na team wipe sila. Doon sila natalo. Nagsimulang hindi na sila nanalo eh. Ulit after that team fight. Puro mali yung dagger avalanche niya eh, no? Hindi tumatama. Lagi na kakapag
nag-dagger out, nakakapag-dive out, splash bucket out, nabobotot siya. Tama. Yan, game number one pa lang yun, guys. May isa pa tayong game. Yes! Meron pa tayong next game, mga kaibigan. So, huwag kayong aalis. We'll be right back.